Nagpapagaling na ng bisitahin ng GMA News sa ospital ang komedyante at Sunday Pinasaya host na si Joey Paras. Kinailangan siyang kabitan ng CRTP device o Cardiac Resynchronization Therapy Pacemaker para tulungang tumibok na tama at ma-monitor ang kanyang puso. Kwento ni Joey, October 2016 nang sumailalim siya sa angioplasty. Naging okay raw siya noon, pero nito ng Enero, bigla siyang nag-blackout habang may ginagawang eksena. Sumailalim siya sa ilang tests at nakitang mataas ang sugar level ng kanyang dugo at may irregularity ang kanyang heartbeat. Tuda ng mga doktor, kinapos ng supply ng oxygen ang kanyang utak, kaya parati siyang nahihilo. At nitong Mayo, nakaranas siya ng matinding palpitations, kaya minabuti na niyang magpa-ospital. Halimbawa, yung heart ko kasi, hindi siya normal mag-pump. O, dapat daw sabay. Yung sa akin, hindi synchronized. So, kailangan niya mag-synchronize. So, kailangan niya nitong device na to. Inabot daw ng 1,000,000 piso ang gasto sa gamutan. Hindi raw handa rito ang komedyante. So lesson learned, dapat tayong mga artista may savings talaga tayo para sa health natin. And I can really tell na I was really unprepared financially. Sa social media, bumuhos ang get well soon messages ng mga sikat para sa komedyante. So sa lahat po ng friends na tumulong, mahal na mahal ko po kayo. Salamat mga kapuso. Ang mga kasamahan din ni Joey sa Sunday Pinasaya, nagpahatid ng pag-alala sa komedyante. Thank God the operation went well. Recovery, hoping for the fastest recovery. And ayun, magtutulong-tulong naman kaming SPS family niya for him. Nandito lang kami palagi. Kay Joey Paras, magpagaling ka. Yun lang naman ang lagi ko sinasabi sa'yo na medyo iwas na tayo sa mga bawal-bawal. And we're always here for you para pagdasal ka. Siyempre po, pagaling kayo. And grabe, marami po tayo pagdadaan dito sa Sunday Pinasaya. So kapit lang. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.